5 big mistakes people do in their business. Number 1 is not keeping inventory at optimum. Nakasulay na ba ka na mukhaon ka sa isa ka restaurant, unya pag-order ni mo, muingon ang waiter na, "I'm sorry sir, that's not available for today." Di ba ang feeling ni mo kay medyo makalagot, makadisappoint, kay excited ka na mukhaon sa katong pagkaon, pero wala siya, dili siya available. And that's exactly how your customers would feel kung naa sila'y paliton sa imuha o niya wala kay inventaryo. That is why importante kayo na imong i-monitor ang imuhang inventory na mag-match sa imong fiscal inventory para malipay ang imuhang customers. Number 2, not purchasing in volume. Let's say for example, nagabaligya ka og kape. No, baligya ni mo siya 10 pesos. Karon ang imuhang cost of goods pagpalit nimo sa kape kay 8 pesos. Sa ato pa naa kay ginansya na 25%, di ba? But what if imong paliton ang kape in volume? Let's say ninaog ang imuhang costing to 5 pesos ang per sachet sa kape. Imong ibaligya gihapon at 10 pesos. That is a profit of 100%. So kung tanaw niyo guys, the same lang ang inyuhang selling price, ang kalahian lang kay ninaog ang imuhang cost of goods tungod kay nipalit ka in volume. This is the reason why I highly encourage mga negosyante, entrepreneurs na pag naagani kay ginansya sa imuhang negosyo, ayaw kauna tanan, ayaw suluha tanan. What you should do is ibalik usa sa negosyo para mulambo, para makapalit kag mga produkto in volume, munaog ang imuhang costing, musaka ang imuhang ginansya. It is a simple strategy na pwede nimo himuon para mudako ang imuhang ginansya. Number 3 is sticking to one supplier. Para mas nindot, naatay illustration. Imagine kaning color pink, mauna siya ang supplier. Kaning neon, mauna siya ang imuhang negosyo. Unsa may mahitabo kung kaning isa ka supplier muingon siya dili na kumusupply sa imong stocks. Automatically, pagbiraho na ito ni, patagak siya imong negosyo. What if daghan ka og supplier? Sama aning illustration na ito karon na naa kay tulo ka bug suppliers and mooni siya ang imuang negosyo. If in case moingon ang isa ka supplier na, hala, dili na namo kaya masupply ang imuhang demands. So pagtanggalo na ito siya, kaya gihapon mo tindog ang imuhang negosyo. This is a very simple illustration of why you shouldn't rely on one supplier. Mas maayo kung daghan kag suppliers na credible para masustain nimo ang imuhang negosyo. Ikaapat is not funding your inventory. Let's just say for example, naa kay ginabaligyat na product and then all of a sudden nisaka ang iyahang demand. Ang problema lang kay kulang ang imuhang supply. Dili ka makapalit og mga produkto tungod kay kulang ka sa funding. So what people usually do is that since wala matay kwarta, dili na lang ta mangita og pamaagi para ma-supply nato ang demand. Mali na siya. What you should do is find ways for you to supply the demand. Pwede ka mangita og mga investors na mo-fund sa imuhang negosyo para naa kay kwarta pang palit og supply and then you can pay them back with interest or tagaan nimo silag share of your company. Number 5 is not investing in yourself. Timanin ninyo guys na ang negosyo kay nakasalalay sa imuha. Kung wala nimo siya gitarong, chances are ang imuhang negosyo mahugno na even if your business is supposed to be a good idea. Mao na importante kayo na mo attend kag ng mga seminars, mga workshops, mangita kag mentor para makatabang sa imuha na mulambo ang imuhang negosyo. Sa kaning 5 na ako na mention, asa dire ang nakatabang sa imuha? Share naman sa comment section.